Magandang araw mga kaibigan. Pag-asapan natin ngayon ang panganib na baka mawaldas ang tumataginting na 14 billion pesos na pundo ng National Food Authority. Sa gitna ng investigasyon ng malawakang korupsyon sa ahensyang ito. Okay, i-advertise ko lang, ang dark chocolate natin o tablia, kakao, may stock pa tayo. First come, first serve basis, mag-contact, tawagan nyo, i-text nyo ang number na ito. 0916-9000997. Okay. Dito po sa Daily Tribune na balita, written by Eugene Olikino. Kalagay dito, meron palang na-allocate na pundo sa NFA, 9 billion pesos para sa pagbili ng palay from farmers para dumami ang buffer stock, na bigas sa NFA. So, 9 billion. Aside from that, meron pang 5 billion pesos para sa repair, construction, repair and rehabilitation of NFA warehouses para hindi naman masira ang bibilhing bigas. So, nandyan yung pundo. So, grabe ang aligasyon ngayon, corruption. For the first time in history, ngayon lang nangyari ito na ang ombudsman sinuspend niya without pay, 6 months suspension without pay, ang 139 na empleyado ng NFA mula sa administrator down the line. Abe. So, sa ginagawa ngayon na House Hearing, House Committee on Food and Agriculture, isang kongresista, si Makati City Representative Luis Campos Jr. Sabi ng kongresistang ito, dapat safety measures must be set up. Ang gobyerno gumawa na ng paraan para hindi mawaldas ito. Kasi nga, kung kaya nilang nagbenta ng ganong bigas, ang daming bigas na kaduda-duda, eh baka mawaldas din ito. So, i-summarize lang natin ha. Ano yung alleged corruption? 75,000 bags of NFA rice na fit for consumption, good quality. Ibinenta na walang bidding sa dalawang traders. So, yun, bawal na yun. Pinalabas na yung bigas na yun, unfit for consumption, ibinenta ng mura. I think 25 pesos per kilo na lang. Kailang ginawa. Niribag. Tinanggal yung, di ba, ang NFA rice, mayroong marka. Niribag nila sa walang markang ano, memorandum ito ng NFA. I think ang nag-issue ng memorandum yung Deputy NFA Administrator Mr. Hermano. Memorandum with documents. Inorderan niya mga warehouses, iribag ninyo. Gawing plain na sako. Binenta sa mga traders. Ang yung dalawang traders naman, ibinenta nila ng 50 pesos per kilo. So, ang laki ng kita nila. Di ba, luging-lugi ang taong bayan. Sabi, according to Farmers Group, yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas, ang taong bayan nalugi ng 112 million pesos sa transaksyon na yan. Kaya, grabe. Salamat na lang dito sa ombudsman na masigasig na nag-iimbestiga ngayon. Kapuri-puri ang ginawa ni Ombudsman Samuel Martires, siya mismo, Ombudsman mismo, again, first time in history, siya ang nag-serve ng subpoena sa DFA officials para isubmit ang lahat ng dokumento
relative to this mga transaction para walang hokus-pokus, walang whitewash. Sabi. So, ito po. Ito po ang statement ni, basahin ko lang statement ni Congressman Campos Jr. Nakakatuwa ang kongresista ito, may malasakit sa taong bayan. Sabi niya, "We are counting on the Congressional Oversight Committee on Agriculture and Fisheries Modernization to conduct inquiries and draw up recommendations to promote greater transparency and accountability in the buffer stocking operation." Tama, kasi maganda yung programa eh. Kailangan, kasi ang purpose ng buffer stocking program, in case ng may kalamidad, baha, lindol, whatever, man-made or natural disaster, yung buffer stock na yan, pwedeng gamitin para, yan, para i-distribute sa traders ba o ano, para hindi tayo magutom. Eh, ang laki-laking pundo niyan. Eh, baka mawaldas lang. Kaya, mabuti at na-expose itong mga kalukuhang ito para ang gobyerno makapaghanda na hindi mawaldas yung pera. So, ito. Tatlo na, bali apat ang ongoing investigation. Ang DA mismo, meron silang internal audit. So, iniimbestigan nila. Ombudsman, House Committee on Food and Agriculture. And then, pangapat, yung Senate Committee on Food and Agriculture. Apat na parallel investigation. Sana naman may mangyayari. Okay. In fairness, okay, binabantayan ko ang aksyon ng Department of Agriculture, especially ang Secretary of Agriculture. Nakikita ko na determinado rin siya na i-stop ito. So, ang latest na order ng DA Secretary, pinagkaroon ng massive inventory of rice disposition sa NFA mula nung 2019 up to now. So, it's a 5-year audit. Kasi ang nangyari po, nung una, ang NFA, hindi pwedeng magbenta sa rice traders. Kailang nung na-approve yung rice tarification law, I think that was 2018. So, yun na, pwede nang magbenta ang NFA sa mga rice traders as a result of that law. Kaya ang ina-audit ngayon ng Department of Agriculture, yung sarili nilang investigation is yung within 2019, mula nung nagsimula na magbenta ang NFA ng bigas sa mga traders, ina-audit nila paano yun. So, which is good. Kaya lang, ito, yung farmers group na Sinag, matagal na daw na ginagawa sa NFA yung mga ganyan. Ngayon lang na booking ng tudo. Salamat tayo doon sa whistleblower, yung assistant administrator for operation Pagayunan. Oh, matino ito. So, fuera de los Venus, ano, hindi naman lahat mga tiwali ang mga official sa NFA. So, yung na-suspend na 139, I believe marami dyan ang ano, marami dyan ang matino, mas kakaunti yung mga tiwali. Kaya sana ma-discover sino talaga yung mga tiwali at sila makasuhan, maparusahan to serve as a lesson. Okay? So, hintayin natin ang resulta ng mga investigasyon ito. And sana ito na ang huli na kalukuhan sa NFA dahil ang taong bayan kailangan niya ng murang bigas. Kung yung 75,000 bags of rice na yun e binenta sa taong bayan ng 25 pesos per kilogram, nako, ang daming matutuwa.
Ay wala eh, naibenta sa rice traders. Oh. So, anong ano, 'di ba may kumita? Kaya wala. So, sana hindi mawaldas yung 14 billion. 9 billion ang pagbili ng rice stock, 5 billion para sa construction, repair, rehab. Sana magamit ito ng tama para naman magkaroon tayo ng sufficient stock ng bigas sa NFA para kung nagkaroon ng kalamidad, meron tayong makakain. Good luck sa gobyernong ito.